So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Ngayon ay pag-uusapan nga natin ang sinabi na itong one-time NBA champion at two-time All-Star na si Rasheed Wallace. Dahil naging guest nga siya sa isang podcast at napag-usapan nila itong si LeBron James at meron nga siyang opinion about dito kay LeBron. Sinabi niya nga na ito nga daw si LeBron James ay hindi magiging kasing successful ngayon kung naglaro nga daw siya sa era neto ni Rasheed Wallace. Dahil nga daw ibang-iba na ang era noon kumpara ngayon. Parang sinasabi niya nga mga idol na mahihirapan nga daw itong si LeBron James kapag naglaro siya sa era neto ni Rasheed Wallace. At parang nga ding pinapalabas niya na swerte itong si LeBron James dahil hindi siya naglaro noon. At matapos nga na lumabas ang report na yan mga idol, marami nga ang kumampi kay LeBron James at dinepensahan nga siya. Sinabi nila na itong si Rasheed Wallace daw at si LeBron James ay hindi naman magkalayo ng era. Dahil si Rasheed Wallace ay na-draft noong 1995, si LeBron James naman ay 2003. So 8 years nga lang daw ang kanilang pinagkaiba at hindi daw masyadong nag-ibang NBA noon yung playstyle noon. Ngayong 2010s na nga lang daw na bago yung playstyle which is focus na nga sa 3-point shooting. At dagdag pa nga ng ibang mga fans mga idol, sinabi pa nila na hater lang daw itong si Rasheed Wallace ni LeBron James dahil ilang beses din daw kasing natalo ni LeBron James ang team ni Rasheed Wallace na Detroit Pistons nung nagharap nga sila sa playoffs. Sabi, bitter nga lang daw itong si Rasheed Wallace. So kayo ba mga idol, sa tingin nyo ba tama ang sinabi nito ni Rasheed Wallace na mahihirapan nga daw itong si LeBron James kapag naglaro siya sa era nila or hindi at may iba kayong opinion? At kung meron mga idol, ikomento nyo lang yan sa ating comment section. At para naman sa ating next balita, itong si De'Aaron Fox mga idol, nag-post nga ng litrato niya ngayong off-season na mas naging maskulhad daw nga siya at mukhang nagdagdag nga ng muscle itong si De'Aaron Fox ngayong off-season. At matapos nga niyan mga idol, kagaya ng mga prediction ng fans at ang kanilang sinabi na si De'Aaron Fox daw ay siguradong i-test ng NBA matapos na lumabas ang litrato na ito. Well, totoo nga nangyari ito dahil pinost muli neto ni De'Aaron Fox ang text sa kanya ng NBA na sinabi na siya nga daw ay selected para nga sa off-season drug test. So mukhang na-alarm nga itong NBA mga idol about sa biglang paglaki ng katawan ni De'Aaron Fox ngayong off-season at mukhang nagtaka nga sila at gusto nilang siguraduhin na natural nga ito at wala nga kung anong performance enhancing na tinig itong si De'Aaron Fox. At sa ating next balita naman mga idol, si Wayne Ellington, ito nag-e-ensayo, hindi lang basta shooting, kundi siya rin ay nag-i-strength training. Panoorin nyo ito mga idol. So yun nga lamang mga idol para sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang. Maraming salamat muli. Bye!